Nanumpa na po bilang bagong hepe ng Philippine National Police si General Dionardo Carlos. At makakausap po natin siya ngayong umaga. Congratulations po, PNP Chief Dionardo Carlos. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Marie, kay Egan at kay yes. Susan, sa inyong lahat. Maganda umaga po. Yes, kasama ko rin po si Egan at Susan. At una sa lahat, General Carlos, sari-sari po kasi yung mga kinakaharap na problema po ng Philippine National Police, no? So ano po bang unang o numero uno yung problema na pagtutuunan po ng pansin? Actually, I'm just focused on the job, no? Ito yung sa darating na eleksyon. Mm-hmm. Kung nakikita kung tayong problema, hindi naman ho, wala tayong immediate na nakikita. That's why, ang ating pong ginagawa ay kinausap na natin lahat yung mga field commanders, nag-level off kami kung nasaan sila. And then we'll continue preparing for the elections. Alright, sir. We understand na yung problema po sa droga is still a perennial problem. Ano po ba ang magiging approach nyo? Kasi bawat PNP chief po na kinocover namin, sari-sari po yung mga approaches nila. Kayo po ba, paano po ang magiging approach o strategy ninyo? Tuloy po natin itong double barrel. Ngunit yung current version na meron tayong pagtutuon doon sa Barangay Development Program at yung atin pong demand reduction. So, by 2022 ay gagawin po namin itong double barrel finale 2022 at coordinate kami kay Director General Wilkins Villanueva ng PDEA. Mm-hmm. Kumusta naman po yung mga pulis na sangkot sa mga kasong iniimbestigahan po ng Department of Justice? Sila po ba ay nasa restrictive custody pa rin? May naparusahan na po ba sa kanila maliban doon kay Kian de Los Santos, yung pulis po na involved po doon? Maliban po doon, meron pa po bang mga ibang mga naparusahan na, General? Opo, meron na ho dyan, ano? At if you're we're talking about the cases na ibigay natin sa DOJ, kung ito ay magkakaroon ng criminal cases, kakasuhan natin and they will go through trial. Mm-hmm. Ngayon yung pong mga na-involve, yung administrative cases na mga yan ay nagtutuloy. Meron na ho tayong mga nakasuhan dyan for violating our administrative procedures o yung rule of engagement. So tuloy-tuloy ho yan. At yung pakikipagtulungan po natin sa DOJ and NBI in the investigation, itutuloy po natin to. Pero the rest of them are still in restrictive custody ba, General? O baka kasi normally pag sinasabing sinibak, nalilipat lamang sa iba pang mga posisyon at patuloy din po sila sa kanilang mga trabaho? Hindi po. Ang ginagawa po natin dyan ay we remove them from their posts para hindi po sila maka-influensa dun sa ginagawa investigasyon. Mm-hmm. Depende sa kung kailangan po sila in restricted custody, then they should be in restricted custody. Alright. Iba-ibang level. Kaya tayo ay sinisiguro natin na yung kanilang kasong administratibo ay tuloy-tuloy kapag is we file the case or cases against the caring policeman. At kaya po meron tayong pakikipagtulungan sa DOJ at NBI sa mga ginagawang investigasyon. Okay, kumustahin din po namin, no, yung paggamit ng mga body camera. Ito po ba efficiently na nagagamit at kumusta na po yung request natin for more body cameras? Tama po yan. Yung initial po na nabili ng PNP, naka-deploy na po yan. Meron tayong tinanggap o tatanggapin na mga donation para madagdagan yung bilang at yan din ay di-deploy natin kaagad. Napakaganda po yung body camera. We're now looking at having more, yung kasi ang technology mabilis ang pagbabago. So we're looking at the specifications kung ano na yung mga bagong klase ng camera. General? At camera. Alright, General, meron pa po bang meron pa pong ibang mga katanungan si Egan? General, magandang umaga po. Congratulations po. Maraming salamat, Egan, sir. Opo, gusto ko lang po i-follow up yung unang-unang press ko nyo. Hinarap nyo itong si Salome Sally Crisostomo Ujano na umano'y nasa kaliwa. Pero sinasabi ho, matagal ng NGO at katuwang pala ng PNP sa mga issue ng women's right at trafficking. Ano na hong development po dito, General? Opo,
we made the arrest base po sa valid na warrant of arrest. So, yan po ipagpapatupad ng utos ng korte, kaya po natin ginawa dyan. So, kung ano man yung nagiging background niya, during the time na siya ay dapat na-aresto, we can say that sa amin po ay ang pagpapatupad ng utos ng korte laban sa isang tao na mayroong utos na arestuhin. Yan po ang amin pong ginawa. Mm-hmm. So ngayon, sinisiguro natin na may balik natin yung warrant, pati yung live person.